Yung dinala nila ako sa ospital, kumatos ako. Sabi ng doktor sa asawa ko, pagpasadyos na lang natin siya. Ngayon, yung asawa ko, doon sa visiting area, nananalangin. Kinabukasan, kinamustan niya ako sa doktor. Dok, gusto ko masawa ko. Alam niyo, ang lakas niyo sa Diyos. Kagisnan ko pong reliyon ay Katoliko, pero hindi po ako active. Ngayon, minsan isang panahon, nakapakinig ako sa dating daan. Sa lahat ng mga napakinggan ko, si Brad Eli yung pangangaral ni Brad Eli, iba ang dating sa puso ko eh, yung galak. Ngayon, nalangin ako sa Diyos, sana po magkaroon ng lokal dito sa Balanga, sabi kong ganun. Yung tatay ko sabi sa akin, meron na palang lokal dito, sabing ganon. Ngayon, awa, tulong ng Diyos, kinabukasan, sabi nung asawa ko. Gusto mo ba puntahan doon? Sige, puntahan natin. Di, pinuntahan namin. Ang naabutan namin si Brad Rico. Sabi niya ganon, sige po, balik kayo ng Miyerkules. Kasi meron po tayong prayer meeting. Balik po kayo. Di, nung Miyerkules, awa, tulong ng Diyos, bumalik kami. Ayun, nakadalo na kami. Tapos, hindi naglaon, padoktrina na kami, awa at tulong ng Diyos. Di nung babautismohan kami sa palit, punta na kami. August 11 po yun, 1995. Pagkatapos namin bautismohan, kakain na kaming lahat na nabautismohan, ano? Si Brad Eli, nag-iikot, mga kapatid, kain kayo ng gulay, ha? Sabi ni Brad Eli, kain po kayo ng gulay. Nag-iikot si Brad Eli talaga, makita mo yung mga ngaral natin, yung pagmamalasakit sa mga kapatid. Tapos, may mga pagkakataon pa na pasalamat yun ng buong kapatiran. Hindi kami doon sa lumang sentral kasi marami nang dumadalo mga kapatid. Dito kami sa kabila, sa may school ba yun, kundi ako nagkakamali. Pero doon lang kami sa may labasan kasi ang bubong doon, puro luna. Tapos umuulan-ulan noon. Ngayon, nung tumila yung ulan, lumabas ako doon sa pasalamatan. Pag tinala ko, napakaraming bituin na nakatapat lang sa pasalamatan. Tapos, nangihilabot po ako eh, pag naalala ko. Tapos yung mga tabi po, madilim, wala po kahit isang bituin. Wala doon sa atin lahat nakatapat yung bituin ng liwaliwanag. Iba yung naramdaman ko noon. Talagang nasa totoo tayo, mga kapatid. 2010 po, na-stroke po ako. Yung kalahating katawang ko, nagkaroon ng diferensya, naapektuhan. Tanda ko noon, kapatid, Martes yun. Nanalangin po ako sa isip ko. Naalala ko yung kinabukasan ni prayer meeting. Gusto kong dumalo. Sabi ko sa doktor noon, nag-ground. Dok, pwede na po ba akong makalabas? Eh, bakit po kayo lalabas? Maayos na po ang pakiramdam ko, Dok, eh. Ayos na po ako, pero yung nasa isip ko, prayer meeting. Makadalo sa prayer meeting. Biyernes, ando na naman. Doktor, nag-round na naman siya. Dok, yun na naman ang buhay ko sa kanya. Alam niyo, misis, ang tigas-tigas po ng ulo niyo. Hindi pa po talaga po pwede. Ang iniisip ko na naman, Sabado, may pasalamat, may pagsamba. Sabi ko, paano kaya ito? Ngayon, pinayagan niya kami Sabado. Bagamat yung lakad ko, may diferensya pa rin. Ngayon, nagtutungkod lang ako ng payong. Tapos umuwi kami saglit, bihis, punta sa lokal. Tapos umawit ako sa harapan. Ang kawawa ng Diyos po yun eh. Gawa ng Diyos po yun. 2015 naman, pagkatapos nung largest gospel choir, 3 days after noon, naabutan ako ng anak ko sa bahay, nakahandusay. Ang tingin ng anak ko, wala na akong buhay. Lawit na yung dila ko. Ang laki ng bunso kong anak, hindi niya ako kayang buhatin. Yun, dinala nila ako sa ospital,
kumatos ako. Sabi ng doktor sa asawa ko, pagpasadyos na lang natin siya. Ngayon, yung asawa ko, doon sa visiting area, nananalangin. Kinabukasan, kinamustan niya ako sa doktor. Dok, gusto ko ang asawa ko. Alam niyo, ang lakas niyo sa Diyos. Ang lakas niyo sa Diyos niyo. Sabing ganun, sa isip ko, salamat po, Panginoon. Hindi doktor, hindi gamot ang nagsalba sa buhay ko. Ang Diyos lang talaga. Sa ngayon po, ang tungkulin po namin mag-asawa, mga kapatid, ay mga aawit sa iglesia. Salamat po sa Diyos. Tapos yung mga anak po namin, awa, tulong po ng Diyos. Taanib na po sila lahat. Pati po yung manunggan ko. Ako po, si Khamla Bangco, at ito po ang istorya ng aking pananampalataya. Salamat po sa Diyos.